computer virus. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang mabigyang kahulugan ang malware at computer virus at matukoy kung ang isang computer ay may malware at computer virus. Balik-aral. Ating balikan ang nakaraang aralin. Basahin ang pangungusap at piliin ang tinutukoy nito. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Ito ang kalimitang sumisira o nakakapinsala sa mga files o memory ng computer. A. Internet. B. Virus. C. Email. Ang tamang sagot ay B. Virus. 2. Isang uri ng gadget kung saan ginagamit upang ma-save ang files at ibang dokumento. A. Cellphone. B. Computer. C. Memory card. Ang tamang sagot ay B. Computer. 3. Ito ay isang uri ng pananakot at panliligalig sa pagkikipag-ugnayan sa mga taong hindi kakilala sa internet o Facebook. A. Cybercrime. B. Cyber libel. C. Cyberbullying. Ang tamang sagot ay A. Cybercrime. 4. Kadalasang nakukuha ang impormasyon o pagkakakilanlan ng walang pahintulot. A. Mistaken identity. B. Identity theft. C. Common identity. Ang tamang sagot ay B. Identity theft. 5. Ginagamit upang hindi mabuksan ng hindi kakilala ang iyong personal na account. A. Passport. B. Pass slip. C. Password. Ang tamang sagot ay C. Password. Magaling! Mga panganib na dulot ng mga di kanais-nais na mga software tulad ng virus at malware. Naranasan mo na bang magkasakit tulad ng ubo, sipon o lagnat? Sa panahon ng pandemya o COVID-19, ito ang pinakadelikadong sintomas sa tao dulot ng virus. Alam nyo ba na nagkakasakit din ang computer tulad ng tao? Kung paanong nagkakasakit ang tao nang dahil sa virus, gayon din ang computer. Tinatawag itong computer virus at malware. Ano ang computer malware? Ang malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring ilegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang ilan sa mga halimbawa ng malware ay virus, worm, o trojan. Ilang karaniwang uri ng malware. Virus. Program na nakapipinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Mas matindi ito kaysa sa worm. Halimbawa nito ay W32 SFC-LMOD. Worm. Isang nakapipinsalang program sa computer na nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa ibang mga computer,
sa pamamagitan ng isang network. Halimbawa, W32 Cili FTC BBY, W32 Trespa. Spyware. Malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila alam. Adware. Software na automatikong nagpe-play, nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Keyloggers. Malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot sa keyboard keystrokes at pinadadala ang mga ito sa umaatake upang magnakaw ng mga password at personal na data ng mga biktima. Dialers. Software na may kakayahang tumawag sa mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit sa internet connection. Trojan Horse. Isang mapanirang program na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na application, ngunit pinipinsala ang iyong computer. Nakukuha nito ang iyong mahahalagang impormasyon pagkatapos mo itong ma-install. Maaaring makuha ng ibang tao ang mahahalagang impormasyon sa iyo at sa iyong pamilya na maaaring pagmulan ng panganib sa iyong seguridad. Isa na rito ang maling impormasyon, identity theft, o paggamit ng ibang tao ng iyong impormasyon para sa paggawa ng krimen. Dulot din ng mga di kanais-nais na mga software na ito ang tuluyang pagkasira ng mahahalagang files na nakasave sa iyong computer. Tuluyang pagkasira ng paggana nito. Paano maiiwasan ang malware? A. Panatilihing napapanahon ang iyong computer at software. B. Gumamit ng account na hindi pang-administrator sa tuwing posibleng gamitin. C. Magdalawang isip bago mag-click ng mga link o mag-download ng kahit ano. D. Mag-ingat sa pagbubukas ng mga attachment o larawan sa email. E. Huwag magtiwala sa mga pop-up na window na humihiling sa iyong mag-download ng software. F. Limitahan ang pagbabahagi mo ng file. G. Gumamit ng antivirus software. Ano ang computer virus? Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwan itong pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Paano ba malalaman na ang isang computer ay may virus? Ating basahin at pag-aralan ang ilang paraan sa pagtukoy na may virus ang computer. Una, bigla ang pagbagal ng takbo ng computer. Ikalawa, paglabas ng mga error message sa binubuksang websites. Ikatlo, di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. Ikaapat, hindi paggana ng antivirus software ng computer. Panglima, bigla ang pagre-restart ng computer. At panghuli, pagbabago ng anyo ng computer tulad ng desktop display, wallpaper, cursors. Bilang mag-aaral, ano ang mabuting gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus o malware? Tama!
pag-scan ng regular sa iyong computer, paglalagay ng antivirus na mapagkakatiwalaan, pag-iwas sa pagbukas ng mga email o mensahe na kahina-hinala, pag-iwas sa pag-download ng mga illegal na kopya ng kanta, pelikula at iba pa sa internet. Ito ay ilan sa mga mabuting gawin upang maiwasan ang computer virus at malware. Buuin ang puzzle ayon sa hinihingi sa pahalang across at pababa down. Across number 1, maaaring makabura ng files at ibang program. Ang sagot ay virus. Down number 2, malware na nangongolekta ng impormasyon. Ang tamang sagot ay spyware. Across number 3, idinisenyo upang makasira ng computer. Ang tamang sagot ay worm. Across number 4, software na may kakayahang tumawag sa telepono. Ang tamang sagot ay dialers. Magaling! Paano mo maiiwasan ang pagkakaroon ng computer virus o malware? Laging tandaan! Mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa malware at virus sa computer. Ang paglalagay ng antivirus software at regular na pag-i-scan ng mga dokumento at pagbubukas lamang ng website na kapaki-pakinabang ay malaking tulong upang maiwasan ang pagkalat ng malware at virus sa ating computer. Pagtataya! Basahin ang bawat pangungusap, isulat sa notebook ang oo kung tama ang pahayag at hindi kung mali. 1. Ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga document o files sa loob ng computer. 2. Ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Number 3. Ang worm ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. 4. Ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Number 5. Ang Trojan Horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon. Takdang aralin! Magtala ng 5 paraan upang matukoy kung may virus ang computer. Kaisa nyo ang Only Space sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga kabataan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay pindutin na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod pang video lessons. Mag-like na din kung nagustuhan mo ang video na ito. Hanggang sa muli, ito ang